we're back set number 2 of LG vs. Combi series, Protoss vs. Terran, Metalopolis sa aking kaliwa, LG sa aking baba si Combi. Sa parehong kulay blue, medyo malilito tayo sa kulay nito, pero since different races naman, makakita tayo pagkakaiba. So previous game steps of foreign map, Combi, grabe ang estilo, taking advantage of the map, rush distances, went for the 2 rocks all in, and the banner bunkers, grabe solid. So, sa tingin ko, kailan ni LG ko sino itong si Combi. Very aggressive Terran player. So, kahit sa previous series ni Combi against Ephemeron, aggressive yung strats niya. So, yung mga strats niya, laging susunod sa proxy factories to Thor Rush, proxy barracks to Marine Pressure, and standard opener to Cloak Banshees. So yun, the list goes on. Grabe. All effective strategies against Protoss when you're Terran. So far, nakita pala natin sa Protoss is one gate core, one getting the pylon, then a gateway, then gas. One gas, then cybernetics core. So makita natin kung matatay up ni LG yung series nito. Looks like wala pa masyadong nangyayari. Oops. Bali. Gotta prevent that kind of shit from happening again. So siguro sa next match, gawin natin mga shoutouts portion tong first few minutes ng game kasi wala pa nangyayari. Tsaka paganda akong magsabi ng mga possibilities of each matchup. Since there's no point, minsan di naman ginagawa yung mga sinasabi ko. Tsaka mga predictions, speculations. So, I think it's best sa mga susunod, mga shoutouts or everything, mga ganun. Plugins. Siguro doon sa chatroom sa Pinoy Storygraph, web chat, quakenet, doon sa webchat.quakenet.org, Pinoy Storygraph channel. Doon lang siguro magbabasa ng mga shoutouts. Sa next match, at least. Hindi ko kasi makita yung chatroom dito. So, the Combi being aggressive with his Marines, as well as LG with his Zealot. So, paring micro yun yung Combi lang ito. Makipaghabulan sila, makipaghabulan. Pero, ayun, nakapatay na yung Zealot ni LG ng isang Marine. At susunod itong isa. So, nag-abo lang sila. Magka-symbolist lang yun. So, pag tumigil yung isa, yun, magkakaiwalay or magkakadigit. Pag tumigil yung Marine, maabo na siya ng Zealot. Pero since sobrang iba nung AI ng StarCraft 2, pag-agawa siya ng sobrang intelligent pathing, yan, tumigil yung Marine, napugo ng Zealot. In fairness, alayo nang natanak po ng Zealot na yun para makapatay ng isang Marine. So yung isang Zealot na ito, numaronda lang. When to spot this. Wow. Ayun, nakita niya yung expansion attempt. Going to deny the SCV. So they're both aware of the buildings. Combi's pretty much aware of the proxy pylon just right nearby the natural area. So looks like 4 gateway strat. Oops. No, 3 gates nga lang pala to. So isang gate ay ang kulang ng 4 gates sana. So what's about to happen is subukan ni LG i-pressure tong si Combi into tapping out kung posible. Pero LG is not expecting to win right off the bat using this kind of tactic. So anyway, ayun na. May mga CVs kaya mauna ng force field yan. Force field. Nasaan yung force field? And naunahan ng repair. So sayang, he needs to back out and re-engage.
para makapag-force field siya ng maayos to prevent the SCVs from repairing. So, very unfortunate for this pylon in reach siya ng bunker. Going to get taken outside 100 minerals. LG should have been more careful with pylon placement. And LG just keeps on warping its stalkers inside this base to ward off this barrack scouting everything. So in advanced StarCraft strategies, vision is another extra special kind of resource. So yan, isaisip na hindi lang minerals, hindi lang gas, hindi lang food, pati vision resource yan. The more vision you have, the more mas advantageous yung pwede mong gawin sa laro. So anyway, nothing can be do about that. Barrax just explodes. It looks like cloak bash is coming from Combi. This single starport. Tingnan kung ano, matutulad si LG kay FM run, pero meron ng robotics facility to si LG, pwede siya maglabas ang observer anytime he wants. Pero 40 seconds delay, syempre, building time ng observer. First batch is out going to make his way across this gap to lay down the harass. Pero warp prism spots, classic as human strat, zealot drop. So, grabe talaga to. Going to prism mode, warp in additional units. So, ayun na, additional unit stalkers going to get warped in. Kailangan makapag-respond ng maayos dito sa yun. Sa Gombi. Anyway, grabe yung warp prism play ni LG na pakita. Nag-carry over SC1, yung SC1 antics niya. And he needs an observer out dahil walang kwenta to. Walang kwenta yung mga to kung invisible lang yung ano, yung kalaban mo, diba? Pero anyway, two Banshees are out. Both are cloaked. Walang magagawa masyado sa LG dyan. But attack something else. Pero ano to, observer. Ngayon lang nakarating, medyo late na. Hindi na na-sell ba yung mga stalker zealot force dun. Pero he's pretty much prepared for this batchy harass. So anyway, for the Protoss players out there, technique to defend against a Banshee Harass like this. Mag-iwan lang kayo ng tatlong stalker per base with one observer. So, dito lang sa mineral area. 3 stalkers lang sa main base, 3 stalkers sa natural area. Stay isang observer, sabi na yun. Against Banshees, hindi talaga pwede photon cannons. Kaya nakita, sobrang lambot na photon cannon. And ayun, Bachiras gets fended off pretty easily. Dahil nga, nag-iwan na siya ng ano, pumuwesta lang siya ng mga stalkers per mineral lines. Pero, ayun, mukha naka-spot naman si LG dito. So, yun, denied yung expansion na to. Serta naman si LG dito sa warp prism na yan, grabe. Proxy Pylon, about time to get taken out. Kanina pa yung nakatayo dyan. And looks like LG going for an attack. Oops, nakita nyo yun. So here we go, Stalker Force going to make their way to LG's to Combi's base. At yung Banshee ni Combi, sakit ulo na naman para kay LG. LG warping in more units from the proxy pylon na hindi pa pala napatay. So, very solid position na to sa totoo lang. Two bunkers, tapos soon may missile turrets na ilalagdag. Going to move that observer. So, here we go. Mukhang magbabastro na sila. Nice concave, grabe.
Solid, solid. At wala pang siege mode pa pala ito si Kumbi. Mukhang magtataya pa sana ang series na ito. And medyo pala yung force field na yun. So LG has the huge advantage in this game right now. Kailangan may magawa ito si Kumbi na kakaiba para makabawi. Siguro clutch drop na hindi mapapansin ni LG. Or isang clash na sobrang mali pasok ni LG. So I think both players are settling down. Pero itong si Kumbi, kailangan hindi siya masyado mag-relax dito. Kaya sobrang iwan na siya sa laro. Kailangan makabawi. Tambak na siya. Anyway. At maganda itong ginagawa niya. Harassing with the two badges. Maximizing their cost. Restore sleep na nakarating. Sayang, ganun talaga pag kailangan talaga kasi pag StarCraft solid yung response mo. Kailangan lightning fast reflexes kailangan. And ito, sayang yung pilot na naman. We'll get taken out. And Banshee, both Banshees gets taken out. Banshee gets the cloak safe for now. And Blink on the way for LG. Anyway, LG looking to take his third base finally. Alcumbi, mukhang sobrang defensive naman ang ginawa na to. Footing ng Planetary Fortress on his natural. Usually his third base nilalagay yun. Since wala naman nung ma-attack dito usually at this point in time. War Prism gets warded off. Nice placement of turret there. And mo gumagalaw na naman sa LG dito. Going for another attack. Tignan ko kung ano mangyayari dito. Pero nakapansin niya mga siege tanks ni Kumbi. So medyo mahirapan sa LG dito. So LG doing massive amounts of damage with this pure stalker army. Walang sentries, walang zealots, just stalkers. Going to take out this planetary fortress. Pero mukhang hindi mapupugo ni LG to on time. Blinging out stalkers. Didn't bling out that last one. So yan, LG ni isa-isa naman SCV. So alam yung hindi niya mapapatumakag ito. While siege tanks making their way down to assist the planetary fortress just to protect this expansion. Ewan lang kung maganda itong ginagawa ni LG since may planetary fortress nearby. At nag-dive lang siya dun sa tank na yun. Anyway, both armies get taken out pretty much even. Pero lamang pa rin sa LG sa overall, lamang pa rin sa LG. Anyway, kung ako sa Protoss, so tingin ko that kuha na ako ng mga ibang units other than gateways. Gateway units dahil easily countered sila ng kahit anong composition ng Terran Army ngayon. Like Siege Tanks, Marines, Marauders, Medivacs. So, you should be getting like High Templar or Colossus or even Void Rays. Pero staying both players settling down. Still Marauders, Tanks, and Medivacs coming from Kumbi. And Robotics Bay just finished for LG.
So the secret sa pagiging top players, just try to know the exact timings, the near perfect timings of everything, like taking the third base, doing that harassment. Like si LG, natansya na ako kanyang darating yung badge harassment. So he was a bit prepared, lahat sakto, swak. So kung sa so yung pinapractice yung StarCraft, bali, isaswak na lahat ng mga bola nyo. So kung Ming, medyo nag-slack off sa worker production, hindi siya makabawi masyado. And yung Marine, parang na-round na lang. Looking for to take the third expansion para makasabay siya kay LG. And both players being very passive, pero ito sa LG gumukuha na siya ng Templar Tech. Getting the Templar Archives. And a Templar Archives. Unlocking the High Templars. Devastating Psionic Storms. Sobrang hirap ng talo ng Protoss Army kapag sobrang passive mo, di ka nagpa-pressure or something. Mahirap ang sa late game dahil sobrang lakas ng late game Protoss Army. Terran Army in the late game on the other hand, sobrang hina. Unless na makuha mo yung center of the map, makontrol mo, place a huge amount of siege tanks, marauders, vikings, and all that shit. So, ito na. Mukhang magka-clash sila. At tagalit na tagalit itong composition ngayon ni, ano, ni Combi. Mukhang yan, papasokin na ni LG. Una na itong, ano, third base na hindi pa nga nagagamit masyado. So there he goes, mga sellout. Pinaligiran command center. Command center will get taken out. Not much you can do about that. So grabe. 400 minerals na drain lang, na flush lang sa toilet. Pero desperation drop coming from Combi. Going to be dropped. May photon ka na nakapwesto. Pero grabe yung marauder talaga. So, overreaction coming from LG side. Not ni ginakarami. So, ito. Medyo OA nga si LG dito. Buong army niya, ni-retreat niya para nasa apat na marauders. Blink. Should have blinked now. Yun, nice blink. Taking out everything sa isang iglap. Let's see now, update sa bases, LG running on 2 bases, 3rd base, soon to go up, while si Combi only running from 1 base technically. Potential 2nd base got taken out kanina lang. And itong Colossus talaga nang sumakita in action. So bali dalawang Colossus na out in the field, only a few marauders to defend against this kind of force. So, nanganganip talaga ito si Combi since meron ng Psionic Storm ito si LG. Also, 3 Colossi. Problema yan. So, ito na papalapit ng higanteng army ni LG. Anyway, nice tank line. Grabe. Sinasala lang ng stalkers sa kasalits yung shells ng ano. Pero nice, nakapag-blink pataas yung mga stalkers. Grabe. Nice execution coming from LG. Solid. Mga blink, mga pwesto ng Colossus. Yung zealot, yung nga lang, tinangke lahat. And nice Ionic Storms. Sinasala lahat ng marauders na yan. And ginawang archons yung mga... Yan. So, ito talaga yung sakit sa ulo talaga pag Protoss kayo. Yung Planetary Fortress na nire-repair ng mga SCV. So, yan, mukhang both armies gets taken out na naman. But LG comes out on top. Economy-wise.
At mga nga, no, papagutumin lang ito si Combi dahil ayun yung pitawan itong Planetary Fortress eh. So anyway, small zealot force going to tackle this Marauder army. Pero this, that will be enough to take down this Planetary Fortress. It looks like two bases secured already for LG, going to transfer workers to this third base with the gold minerals. And about time, ngayon ka lang ng Vikings tong si Combi. There you go, Aina. Nag-transfer na ng probe si Combi. Let's go back to the harvester account. Ang laki ng minerals per minute ni, ano, ni LG. 1,600 minerals per minute. Habang si Combi, 600 lang. 700, yan. Naging 1,000 na rin. Where that will be enough since gold base itong katapat ni LG. Ay, itong katapat ni Combi. Sa kanya Combi, kailangan niyang ano, matake sa isang point or some weak point para hindi makampante ito masyado si LG. Pero grabe pa ito sa force ni LG na pinabakitan niya ngayon. Sobrang hindi. So, ito na, Planetary Fortress, once again for the third base. Looks like may pag-asa tong si Combi na makabawi sa laro. Kasi si LG kasi, nakita na natin na parang problemata siyang makasira ng isang Planetary Fortress lang. So, here we go. Attack on the third base of Combi. Nawala na ng zealots yung pag-surround sa Planetary Fortress. Looks like hindi niya ma-repair to fast enough. Here comes the clash. Storms all over the place. Marauders taking all the damage. The Stalkers taking their positions. Pero kung napapansin, lumiit bigla yung ano, Stalker Force. So talaga grabe laban na nangyari ito mga kaibigan. Combi calls to GG. Series is tied up 1-1. We go to set number 3.